Maraming nagsasabi na kaya nag-nurse daw si ganito, si ganyan, eh, hindi raw magaling sa academics, eh, at hindi raw magaling sa math, hindi raw magaling sa science, kaya nurse na lang yung kinuha. Sabi nga ni Cynthia Villar noong 2013, eh, hindi na raw kailangan ng degree ang mga nurse kasi ang gusto lang nilang gawin sa Amerika, maging room nurse. At sabi pa niya, kahit hindi na raw maging masyadong magaling ang mga nurse, okay lang daw. Well, alam kong marami sa atin na nakakaalam kung gaano kaliit ang butas ng karay na papasukin mo bago ka makapagtapos ng BSN, makapasa sa board exam. Ang dami-dami mong libro, makakapal na libro ang babasahin mo araw-araw at magsusunog ka talaga ng kilay. At di pa doon natatapos yun. Akala mo, pagkatapos mo magsunog ng kilay para mag-review sa board exams at makapasa para sa iyong graduation, doon mo palang malalaman kung mahal mo ba talaga yung ginagawa mo kapag nag-start ka na mag-work sa hospital. At sure ako, nakapag sa hospital floors ka, sa ICU, maraming times na ikaw yung maglilinis ng tae ng pasyente. Oo, tama, tae. Tatagal ka kaya ng isa, dalawa, o tatlong taon? Yes? I think I pooped a little bit. Could you please clean my poop? Please? What can I do for you? Can you have that tissue for me? Yes? Please help me! Please help me! Can you charge my phone? What can I do for you? I feel I want to pee. Can you work that out? Yeah. Is there anything that I can help? My TV is not working. Can you please hand me the proper remote control? My head is aching. Do you have some Tylenol? I need some water. Can you please hand me some water? Sa Pilipinas kasi, mata-challenge ka. Palaging low ang salary, palaging overwork, at palaging yung environment hindi ganun ka-safe. Not to mention sa mga na-experience pa ng iba na nabubuli ng mga senior nurses. Bukod pa sa pagiging multi-talented natin, kailangan critical thinker din, lalong-lalo na sa ICU. Hindi doktor ang primary na makikipag-deal sa mga pasyente. Tayo. Tayo ang bubuhay sa pasyente. Kasi tayo yung hands-on. Kapag hindi tayo aral, pagiging tepok talagang pasyente. At kung gusto mo mag-abroad pa Amerika, Canada, UK, o kung saan man, syempre mapapagastos ka rin at mag-undergo ka pa ng mga exam. So, it's really hard. It's really a hard journey. So, bottom line, bukod sa pagiging matalino, it takes resilience, patience, willingness, and continuous learning para maging isang nurse. Hindi mo ma-maintain ang katangian na yan kung hindi mo talaga mamahalin ang trabaho mo. So please don't forget to subscribe and like dito sa YouTube channel ko. Maraming salamat.